Guys, wala na magbakar. Sino ka naman ng friends? Oli. Uy, hindi! Oli sa'yo man. Alam ko na namin na ikaw. Dating ka na, boss? Magandang ako! Medyo. Ano na, tulog ko na agad dyan, boss. Tulog ka agad, ha? So, yun guys. Mag-i-insert na yung game namin. Hindi na lang namin matapos yung ano. Yung check ping nila main 5 ng Echo versus Smart Omega. Kasi kanina guys, kinuusap ko si A Outlaid. Si Outlaid pala laro ngayon, no? Si Outlaid! Wala si Benny. Si Benny, natakot si Benny. Uy, yung takot ba? Bagyo daw eh. Wala pressure. Umulan eh. Pero ayun nga guys, mamaya makikita nyo na maglalaro si Outlaid versus Kellara. Matindi-tinding laban to. Kasi alam ko, tinatrash talk ni Outlaid si Kellara nung nanalo sa IESF eh. Oh, IESF. Ang sinayang nyo. Parang naririnig ko yung boses ni, ano, ni Outlaid eh. Ikaw, ramdam mo ba yan? Ramdam ko yung gigil. Ang sinasabi ni Outlaid? Ako to yung sinayang nyo. Kapag ano, hindi, ganyan malalaman. Kasi ano to, main 5 na to eh. FPL na to eh. FPL pa. Pero syempre, congrats pa rin kay Outlaid. Okay. Kasi syempre eh. Sa kanya pa paano nakapaglaro. Ngayon nakakapaglaro na siya. Kasi di ba sa Smart di siya nakapaglaro. Kasi ramdam ko yung gigil nun ni Outlaid nung last season. Eh kasi guys, si Outlaid, talagang masipag na player si Outlaid. Sobra. Eh kaso, lalong sinipagan ni Kellara. Kaya, di nakalaro si Outlaid. Pero ngayon guys, makikita na natin maglaro si Outlaid versus Kellara. This is it na to. Ito na talaga. Ang kaabang-kaabang-abang. So, yun guys, may na lang iniintay ko doon ulit matapos yung checkping ng Smart Omega versus Echo. So, let's go! Tanggal natin lahat yan. Bibigay natin lahat. Tiwala sa bawat isa. At tiwala ang ina tayo pinakamalakas sa defense season na ito. Okay? Sabay-sabay tayo. Maglakas! 1, 2, 3! One shot! Omega! So yun guys, nakapaghagal na kami. So, ready na tropahan. Showtime. Is it ito? Showtime na. Highlights. Yes sir! Best team in the fucking team in the season. Pero yun guys, makikita na natin galaro ulit yung mga tropahan. Pero baka si LVJ pati si Mito, di yun yung muna makita maglaro ngayon. Baka siya laban pa ng TNC. So yun guys, tara. Sabay-sabay tayo manood. May flicker si Chakno. Kellara onto the blazing duet. Kumukonekta kay JP. Yung damage kila kayo ba? Designer si Kellara, meron ba siyang BMI? And nagkakapaluan! Mga kaibigan, napatalon ng Lord! Omega gets the Lord! Ladies and gentlemen, pero remember sila! Munti, tumulong pa! Three-mark! Ganit na iiyakap na si Etobas! And one more hit! The dash is there! Rancio tumakatakbo! The last man standing! Para sa side! The OMG! Echo! Malatapos ba nila ito? Ito na nga ba? May lunas nga ba ang Echo sa kamandag? Nararamdaman nila ng mid game! Outplayed! Echo! What a play! Ito na nga! Uy, may minion wave! Si Rencho sinusubukan mga indepensahan! No. Buhay pa! Buhay pa! Hindi pa tapos! Moment! Tapit kayo mga kaibigan! Ang side ng Echo! Biglang lumabas yung Lord! Oh my goodness! 3-man! Kailangan mo itakbo! Oh my God! Yung base! Yung base! Yung base! May dalawang mga minions! Minions ngayon for Omega! Una magpapalain! Balik na yung more! Courtesy, 30 seconds! Si Renjo! Eto na! Oh my goodness! Immortality! Eto yung Lord! OMG! Team Patapos! At eto na ang barangay! Kumakatok na! Kumakagal! Nakakatulog na. Walang ya. Eh, ano na yan guys, checkmate na yun. Pero wala eh. Drafty ko lang eh. Walang ya. Nakamiss na ito, Mac. Sobrang ganda ng initiation nila kanina guys. Napaganda lang. As a team pa rin, okay? Wala sa bawat isa, hindi nawawala yun. 1, 2, 3! One shot, Omega!
yung primary target eh. Si Etomax na to eh. Oh, kailangan matanggalin si Etomax bago pa niya magamit ang kanyang counter. Pero ang pagsama dito, outplay goes down. Passing goes down. And OMG, turn things around. Ganun lang kabilis. Wag na wag kang kukurap. Members of Omega with big smiles on your face, number one. He was a little bit of a monster. It started with a double gold chain start from his feet. Gold chain is the one that's the first thing. It's not the one that's the first thing. It's not the one that's the first thing. Initially, right across his ankle, and eventually, Smart Omega didn't let go of the pressure on the body. One by one. Sini na sumunog! Hello? Mom! Sini na sumunog! Yung sa may clash kasi, na nag-clash kami, na di ba nga parang nakuha natin yung Lord, no? Kaso yung naging call nung kalaban, yung last clash, ano, parang ubusin kami, wipe out. Tapos parang sinabi ni Chuck, no, ano, out na ako, kumbaga, basta ako yung mabuhay. Yun, so, kumbaga piniin ko maka-out, yun, hinabol nila ako, nabukas-bukasan ko sila, tapos yun nga. Nung, ano, since may stack ako, nabuhay ulit ako, tapos alam ko na pipilitin nila akong patayin ulit, kaya inabot ko na lang na second skill ko yung mga hero nila para kahit pa paano baka may mamatay. Tapos yun nga, parang pinurse nila akong patayin na siguro di na nila napansin yung clips. Eh, tapos si Rencho nandun. Nagsipigarin kagad sila eh. Di na nila napansin yung clips nila na hindi pala nakapasok. Tapos yun, parang biglang lumabas si Lord. Parang ano, Savior. Kaya ka si Lord eh. Savior yung nangyari kasi yun nga. Pagka-plikarin nila lahat, nagulat sila, wala, di pala nakapasok yung clips nila. Hindi nila nakita yung timer. Sa akin para kay Etomax and kay Coach, I think nung season 8, huli niyong nagamit yung Faramis during the playoffs. Ano yung kaibahan ng Faramis dati sa ngayon at paano nakatulong sa gameplay ng Omega, yung change sa meta, especially with the Faramis? Kasi yung dalawang panalo niyo ngayong araw is with the Faramis pick. So yun lang, kay Coach and kay Etomax. Yung Faramis talaga, ano lang, isang beses lang talaga sa isang stream namin ginagamit. Kasi alam nyo nung ibang team siya paano siya counterin. Kaya di rin namin siya masyado ginamit. Di rin namin expect na mapipick namin yung Faramis dito sa laban namin sa Echo. Kasi, pero napaganda yun kasi more on clash din sila. More on team fight din sila. Kaya gumana rin yung Faramis namin. Kasi parang gusto lang namin ibigay yung Faramis eh sa kanila. Yun, eh di namin expect na kami pa yung makakuha. So kung kukunin nila ng first pick, ayos lang sa amin. Pero yung ginawa kasi nila, binigay pa rin sa amin. Kaya nung bumalik, talagang kahit hindi mo namin masyadong pinapractice, kinuha na namin kaysa sila pa yung makakuha. Parang mahirap yung game. Pagka ganun, bumalik pa sa second, third yung Faramis para sa amin. Kaya yung Faramis kasi dati, kinakounter lang namin siya kay Glue eh. So, yung second skill niya, kay Glue lang. Ngayon, talagang grabe yung nagagawa ni Faramis. Team fight. Na-enable niya kayo sa team fight. Tapos parang, ano, sobrang sakit pa nung mga skill niya ngayon. Parang, para talaga sa amin si Faramis eh. Ang dami nating history sa Faramis game, no? Ayan, yun lang. Magpapalit-palit kayo ng post 4 and post 5. Ito ba ay may expect namin mangyari din sa mga susunod na linggo? Like, or may iba pang players kayong i-introduce throughout the season? Nung naarang week, ano, nilabas namin si Gil tsaka si Miko. Siguro makikita nyo pa sila sa mga susunod namin laban kasi sobrang gandang performance ng dalawa. Sumasabay sila doon sa mga hero ng mga nila Etomax tsaka ni Chaco tsaka mas maganda yung play yata nila ngayon kesa dito sa dalawa. Yung question ko hindi muna siya about sa game. So para siya kay Billy. Oh Billy, 10 season mo na sa liga. So anyway, ano lang masasabi ko na alam mo part ka ng naging part ka ng MPL ng lahat ng 10 seasons nila. Sobrang tagal na eh, no? Hindi ako masaya ako kasi hanggang ngayon sila pa rin yung kasama ko. I mean, kung paano kami nag-start yung sa exit kami, hanggang ngayon mag-asama pa rin kami. So, sabang saya ako kasi nami-witness ko yung mga panalo nila, nakasama ako. Tapos, iba yung parandam talaga kapag sila yung kasama mo.
iba talaga yung OG. Ngayong 10th season mo, ano yung parang motivation mo? What keeps you going? Motivation ko, ano kasi ang motivation ko ngayon kasi parang pangarap ko din talaga makapag-draft na isang beses sa MPL. So, yun talaga yung ano, yung pinaka-goal ko. Thank you. Balikan ko lang kay Coach. Coach, would you nakot ba kayo by surprise nung ibang lineup yung inilaban sa inyo ng Echo and inexpect nyo ba yun? Naging factor ba yun, especially nung game 1 loss nyo? Kami, ano kasi, plano, iniisip rin namin kung ano yung plano ng Echo. So, alam namin na hindi yung main 5 yung maglalaro kasi alam namin yung laro nila. Kaya siguro yung second team nila yung pinaglaro nila. Ano namin yung expected talaga namin na si Outplay tsaka si JB maglalaro na itong game na to. Di lang namin expect yung mga magiging heroes nila kasi matagal na nung muli namin sila nakalaban. Di namin alam yung play tsaka na-surprise kami yung game 1 kaya ganun yung naging resulta. Tsaka tinalo in yung lineup nila na yun, yun yung tumalo sa amin sa ESF eh. Kaya expected namin na syempre since nanalo sila sa Omega, parang yun pa rin yung gagamitin. Yun nga lang yung mga katulad na sabi Pakbet, yung mga hero hindi na namin expect. Pero yung sa mga players, expected namin. We also have media friends streaming this interview through Zoom conference. So this question came from Carlos Pineda of spin.ph. Hi everyone, tanong ko lang, paano naging part of coaching staff si Amethyst? Ano yung nakikita nyo from him? And paano siya nakakatulong sa S10 campaign nyo? Nung dati, player pa si Amethyst. Di kasi siya makalaro sa amin kasi may ito makakami. Pero siya yung nag-analyze ng game sa amin. Parang siya yung naging assistant coach ko nung mga panahon na yun. Kaya tinanong namin siya kung gusto niya ba maglaro or gusto niya mag-assist sa akin. Kasi ni-recruit nga siya ni Coach Tony. Ayun. Wala pang binigyan namin siya ng mga kahit isang araw pero wala pang 2 oras yata yung sagot niya sa amin. Sige daw mag-aanal siya. Siya yung nangongolekta ng mga data namin sa rank game, scrim, tsaka yung mga magiging kalaban namin. Sobrang laking tulong ni Amity sa amin. Okay, if you guys don't have any questions, we can... I think that concludes our post-match conference for tonight. Thank you so much and congratulations again. Gold lead. By the time we got to minute 11 and 30, Outplayed had a 2,300 gold deficit compared to Calrus Bakers. He just got a little bit at that point. So that pretty much tells you the story of how far behind Outplayed is because of the pressure Smart O'Mara gets the power to the gold lead and the marksman of Echo. This time around, also Smart Omega after some early deaths on the side of Chapnu thanks to yun guys, Echo, sino pa rin na nag-wag eh? Got to adjust and eventually punish the Sinai. 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 Sinai.